Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, kung titingnan niyo yung bagong post ni Kay Soto, talagang meron siya ngayong pag-ibig. Which is talaga namang isang binata, normal. Tsaka, congratulations sa ating kababayan na si Kay Soto dahil talagang secure na yung kanyang contract sa bilig worth $900,000. At tingin ko, magtagal man siya sa ibang liga, sa bilig man, sa Europe, at sa pangarap niya na NBA ay hindi naman nakakainin kasi talagang blessed naman ang ating kababayan ni Kay Soto. At talagang ni-enjoy niya. Ngayon, ito naman, usapang FIBA. Natitira na lang, Serbia, basta dalawang pares na lang eh. I think ang nakikita kong papasok is pwedeng maglaban ang Serbia versus USA. Alam na natin kung sino mananalo. Oo, hangguha ng history ang Serbia. The greatest comeback of ever. Pero ang kalaban nila ibang bansa, hindi US. Pwedeng malusutan nila ang tawag dito. Malusutan nila yung isa, pero baka may silat sila sa US. Ngayon, pwede nga maglaban ay Germany versus USA. Pero tingin ko, the one that will win in the FIBA Olympic tournament will be USA. I'm 100% USA ang mananalo. In a few days, they will celebrate their gold medalist. Kung i-compare ang 1992 sa era ni Jordan, the Dream Team, at era naman ni LeBron, still Lolo Bron, and the rest of the USA selection sa NBA na ngayon ay lumalaman as a team na nagsama-sama sila para mga super saiyan. Pero sila mananalo. Pero isa sa mga inaabangan sa NBA ngayon ay syempre alam nyo na ang tandem ng mag-ama, si Bronny at si Lolo Bron, which is isa sa magiging tingin ko na highlight at first time in the history sa NBA na makikita natin ang father and son. I think LeBron James will turning 40 and Bronny James are in mid-20s, which is kahit ano pang batikos, maliit ang average ng isang Bronny James, at sabi si Bryl ang mas malakas kaysa kay Bronny James. Mamatay kayo sa inggit kasi si Bronny James ay nagkaroon ng contract sa Lakers, which is millions of dollars. Win-win situation sa LeBron James clan and family. So mag-enjoy na natin, panoon natin, maaaring ma-develop at talaga maging monster din sa paglalaro ang kanyang anak. At pinakamatinding history na pwedeng gawin ni LeBron James ay makasama pa si Bryl sa isang team na dalawang anak na niya. Ngayon isa, dalawang anak na niya ang maglalaro. Abangan natin yan by next year or in 2 years time. Since si LeBron James ay nag-i-invest ng millions of dollars para sa kanyang longevity, para talaga maglaro pa. Tingnan natin kung pwede pa siya maglaro until 45 years para maging 45 days na siya. So yan lang ang ating vlog for a while. So abangan din natin ang bilig ng ating kababayan na si Kay Soto at sa mga OFW na professional basketball player na hindi nila naisipan maglaro sa PBA bagkus naging OFW sila sa iba't ibang parte ng mundo. Japan, Europe, Australia, and so much more, which is more opportunity and more bigger salary outside the country. Walang pinagkaiba dyan sa pagiging OFW din ng manggagawa, pero syempre that's more than higher than the salary from other career, which is pro basketball. So yun lang ang ating update so far sa FIBA, sa ating kababayan na si Kay Soto, at sa
magandang kalagayan ng Pilipinas. Ay! Advance Merry Christmas and a Happy Valentine's. Amar.